But then I decided na papakita ko sa inyo kung ano yung magiging lunch namin today. Ako ngayon kasi to. Meron kasi niluto kahapon si Diego. Marunong na siya magluto, di ba guys? Esensya na, magulo kusina. Naginiling. So, ire-retokay ko siya. Timplahan ko kasi parang hindi ko na gano nagustuhan yung timpla. Okay naman, kaya lang parang kulang sa ano, pagkalasa. Tapos ipiprito ko lang itong tilapia. So, yan ang aming lunch today. So, ginagawa ko to in between ng pag-edit ko ng mga vlogs. So, nandito tayo sa kusina namin. Yan yung mga sampayan ng mga basahan, mga shower curtain, hindi maayos, no? Actually, this flat, shared namin tong flat na to with other Filipino couples here in Abu Dhabi kasi para makasave kami ng rent. So, this is actually a two-bedroom flat. But then, lumipat kami sa salon. Salon is like sala. Malaki kasi yun. Tapos bukod yung AC. So, dun kami... Yun ang room namin. And this flat has two toilet and bath. So, sa kanila yung... So, two rooms are sharing one toilet and bath. Tapos sa amin bukod. So, ito yung pinaka mini kitchen namin. Actually, hindi siya gano'ng maayos, guys. So, yan. Kaya, magluluto muna ako. And then, see you around. So, guys, ito pa. So, ito na yung giniling na niritoke ko. Nilagyan ko siya ng atswete. Ayan. Nilagyan ko ng bay leaf. Nilagyan ko ng patis. A little magic sarap. Tsaka ito yung tilapia na uulamin namin with that. Kasi kung hindi ko ito iriritoke, matatapo na naman to. So, sayang. Kaya kailangan iritoke natin. At kainin ulit. Otherwise, kung mag-ano na naman kami ng another menu, sayang na to. So, yan yung aming lunch. So, since nakalib ako, I have enough time to do all this thing. Maglilinis tayo ng bahay. Magayusin ko tong bahay. Kasi napakagulo. And, kayo guys, anong ulam nyo? So, we've been in this flat pala here sa Abu Dhabi for about 11 years now. So, matagal yun. 11 years na ba? Hindi. Mga 10 years. 10 years na kami nandito. 10 years na kami nandito sa same flat. So, hindi pa kami lumilipat ng another flat. I'm hoping na ibaba pa nila ulit yung rent. Kasi ang rent pala nitong house namin ay 75,000 dirham for 1 year. Kaya nakikishare kami para mabawasan yung rent namin para hindi naman kasi practical, di ba guys? Mag-rent ka ng mahal. Ikasali na kasi yung housing. When I was working in the government, abali ano, sarado natin kasi tulog pa yung mga ka-flatmates namin. So, they're working pala, yung mga ka-flatmates namin, they're working in Etihad, yung isa sa resto. So, normally shifting din ang schedule nila. So, ang sinasabi ko, going back, nung nasa gobyerno pa kasi ako nag-work, ano pa, libre pa yung house. I mean, kasi bukod siya sa nare-receive mo per month na sahod mo. Pero normally, ang arrangements dito po, pagka sa private ka nagtatrabaho, ibibigay nila sa'yo yung buong salary mo na package na siya. So, ikaw nang bahala sa housing mo, lahat ng gastusin mo. Ang bukod na lang, like us, ang nare-receive ko is yung air ticket ng naming family. Every year, meron kaming libreng air ticket, including my dependents. Kasi dependent ko si tatay, di ba? At saka si Diego. They're under my sponsorship or my visa. So, ako yung working, sila yung dependent ko. That's part of my benefit as a nurse here. So, yun. Kaya, ano nga ba yung sinasabi natin? Na di-distract ako kasi tinanit na. Sobrang init na ng, ano. Okay. So, parang malabo yung camera ko dito sa, ano. Sorry, punasan natin. Naputol, guys. So, ang sinasabi ko, napindot ko yata yung sa gilid. So, mahirap din kasi pag lilipat ka, malaki rin ang gagastusin mo. You know why? Mag-arkila ka ng movers. Tapos, normally, ang mga nilipatan yung flat, wala sila normally na, ano, na natin, malakas. Wala silang normally na mga curtains, bibili ka pa ng curtains. So,
pag wala kang budget, gana lang munang lumipat. Kaya, hindi mo na kami lumipat, syaga-syaga mo na kami dito. Okay naman, komportable, nasanay na rin kami. Kahit studio lang yung room namin, okay na siya. Mas naging close-knit nga kami kasi parang isang room lang kami, so we see each other the whole time na nasa bahay. Nasa isang sulok lang ako ng bed, kumanood ako ng YouTube, si tatay, either manood siya ng TV or sa phone din niya. Si Diego naman, may sarili din siyang mundo sa kabit, sa isang corner. Nasanay na kami ng ganun, guys. So, ang importante kasi sa amin, eh, makarecover kami financially sa lahat ng problema namin. So, kailangan mamaluktot. That's part of, ano, kailangan namin magtiyaga. So, isa yun sa mga ginawa namin pagtiyaga. So, that's one tip din para, kasi kung mag-rent kami ng full flat, hindi siya practical. So, ang ending, magbabayad ka ng mga 7,000 or 8,000 dirham a month. Whereas now, gumagastos kami total, pati kuryente na and all, is 4,500. So, medyo, may na-save ka doon na konti, di ba? So guys, tapusin ko lang itong pagluluto ko. Babalik ako sa editing para ma-upload ko na for your, all of you yung YouTube mga videos. And then sana, tangkilikin you guys yung channel ko kasi marami ako ma-share sa inyo every day. How is it to live and work here in the Middle East? Okay? So guys, kain tayo. Kumakain na kami ni tatay. Si Diego tulog pa. Pinakita ko na sa inyo kanina kung ano yung food namin. So, kakain kami ng tilapia. Ganito lang buhay namin dito, guys. Yun ang daming sampay. Pritong tilapia at saka giniling ang aming ulam. Inano ko yung giniling kasi matatapon na naman kundi ulamin. Wala kasing pasok si Diego, guys. So, normally pag ganito, tanghali na siya babangon. So, siya lang yung ano. Siya na lang kakain mag-isa niya. So, ayan. Ayan si tatay. Para makita niyo rin yung subo niya. Kung gaano karami. Say hi to my vlog. Kain. Ito lang sa mabuo yan. Ay, puputa. Pa-plastic can. So, ganito lang buhay namin dito, guys, sa ano, Middle East. Magkano isang kilo ng tilapia dito? Mga 15? Ha? 14. Ganun yung kilo. Tapos yung giniling, depende, minsan 20 dirham. Depende sa kilo. Walang kasi ganun nakasip lang. Na siya. Nakalipak na. Tapos, masarap mamuhay dito. Guys, medyo mahal. Sabi nila, mahal daw ang cost of living. Pero nasanay na kasi kami. Sa loob na ng, nagpas na kami na isang, ng 10 taon dito. So, palipat-kipat from Riyadh, napunta kami dito. Dumating dito si Diego, naka-diaper pa. Ngayon, binata na. Mas mga ganito? 6 years old? 5? 5 ano? Magpa-5. 4. Kulit pa siya no. Naka-diaper pa siya. Takbo-takbo. Ganun yung ngayon, guys. May sarili na siya mundo. Minsan magpapaalam siya. Magpa-biking siya. Kama ng mga kaibigan niya. Pinapayagan namin kasi nakakulong lang naman siya dito lagi. Maramihan kasi dito, nakatira sa flat, meaning parang condo, ganyan. So meaning, walang garden, walang mga, kailangan mo sadyain. Kung gusto mo pumunta, sasadyain mo. So ganun ginagawa niya with his friends. Kami naman work, pasok. Ang pinaka-relaxation mo, ikot sa mall.
Yun lang. Pwede din naman yung mga lipat-lipat ka ng staycation, pero magastos. Kung wala kang budget, dito ka sa bahay. Mayod ng TFC. Tulog, kumaan. Tipid ka pa. Minsan, mag-order kami pag sawa na kami sa ganitong food. Pero kami naman ma-order mo dyan. May mga Pilipino food din. Pero karamihan, manok-manok, fried chicken, nakakasawa. Wala kasi tindang baboy na luto rito. Nga, yung mawal. Mga baboy, ito yung bansa sa Middle East na may mga baboy dyan naman. May mga authorized na ano. Talang hilaw. Hindi pwedeng benta ng luto. Ganon. Not unless na o-orderin mo gaya ng inihaw or kung ano gusto mong luto, dinuguan. O-orderin mo sa ano, magpatago sa mga kapwa-Pilipino. Since hindi kami kumakain ng baboy, hindi kami apektado nun. Si pero Diego, ano mo? Alam. Ano ba ginawa mo dyan? Nilagyan mo lang ng dahon? Minsan lang ako magluto. Parang sarap. Pag nagluluto ka, lagi may bulong eh. Lagi may gayuma. Nasa sekreto ko yan, guys. Ano, ayaw niya akong mawala. Huh? Ayan ang taong mahilig sa pangit. Wala na bang naman yan? Ewan ko. Ah, nandiyan pa yun sa akin. Kinain niya na ba? Bagi mo sa anak mo, kaya mo. Super tamis kasi nung ano niya, no? Icy. Hindi. Sarap ko. Natawa ko, ano? Sa Ingrid, eh. Sumasabat, eh. Manang-mana talaga sa iyo, no? Binubukay niya yung ama niya. Lalaki lang sa alalaro. Eh, hindi ka pwede magkwento ron na magpakita na ano sa bata. Yun yung typical na bata talaga. Na lahat tama. Pag nagpakita ka ng pangit, alam niyang pangit, sasabihin niya ng totoo. Hindi kasi kami naka-uwi, di ba guys? So, namimiss namin yung mga apo. Ay, di ba meron kang prutas dyan? Isang bakwan? Oo, oh, kanyan. So guys, isang ganitong bakwan, 4 dirhams. Masarap kumain. Kayo ba guys, kumain na kayo? Sige guys, kain muna ako ha. So guys, ito yung magamot na iinumin ko. Ganyan kadami. So inom muna tayo ng gamot. Ito yung gamot. Tray ng mga gamot namin. Tapos, takpan natin itong lamesa. Kasi tulog pa si Diego. So guys, magwawalis muna tayo. Linis muna tayo ng bahay. Actually, hindi naman
linis na gusto. Gawalis, may walis tambo din dito, guys. Tawagan mo sana yung ano? Kuhanin pang ipapadala kay Ingrid. Pabagahin na. Para mabawasan dito ng tapak. Normally guys, pina-vacuum. Kaya lang, walisan ko lang muna. So, walis muna tayo. Tapos, imamap ni tatay yung sahig. Mabilis ang linis lang, ganito lang. Walis lang kami, tapos map lang ng sahig. So guys, ganito po ang normal na kaganapan dito sa bahay namin sa hapon. Tingnan nyo si Pedro kadarating lang, galing sa pagda-darts, sa kanyang friends. Ando naman si Diego, may sariling mundo na naman sa kanyang games. At nandito naman po ako, nagla-laptop. So, kakaligo ko lang guys. Mukha bang bagong ligo? Hindi, mukha ang bagong gising. Kagigising at kakaligo. So, ganito lang ang buhay. Walang pasok. YouTube. LinkedIn. Manood lang ng mga kung ano-ano sa Netflix. So, masarap lang to. Pagka sandali lang. Pag tumagal, hindi na masarap. So, ayan. So, dinner mo na yan, no? Pakiayos mo nga tayong lamesa. Tinan mo, para na naman tayong ano. Ang bahay natin ay parang sari-sari. Yeah? Tinan mo, punong-puno na sampay ng ano. Pero guys, kahit ganito ang bahay, basta komportable ka, kasama mo pamilya mo, di ba? More than enough. Ngayon, ayoko naman mag-YouTube na magpapakita sa inyo na very organized. Hindi naman talaga kami organized ngayon dahil first, limited ang space ng bahay namin. Wala kaming kasi nga isang this is like a studio lang, 'di ba? Nakita niyo na 'to many times in my vlog, studio lang siya. O, ganyan lang naman ang bahay namin. So maliit lang na room. So, walang bisita. Hindi kami nagbibisita kasi nga, maliit lang naman yung room namin, parang just to live and sleep and eat. Yun lang naman ang purpose ng house. So, ganito lang siya. Magulo. Most of the time, magulo. Bihira namin to talagang sobrang na-organize. And then, normally, pagdating na ng pagkatapos na namin ng dinner sa gabi, kagaya ngayon, what time is it? It's about... So, 6:30 na ng gabi dito. Nagtitingin-tingin ako sa YouTube kung ano pa yung mga mapapanood ko. Hindi pa ba si Ryan yung ano na yan? Tapos probably I will just be uploading videos para may pondo ko sa YouTube kahit na pumasok na ako. Ngayon, kagaya yan, look at tatay. So, tapos na siyang kumain, liligpitin niya yung lamesa, and then maglagagala na naman siya, magbabiking siya dun sa Corniche.
ganyan lang. Tapos babalik siya mamaya, matutulog na. Ayan, so nag-refill siya ng mga water bottles because Diego is, pag nakaupo na dun si Diego, hindi mo na siya maistorbo. As in, laro na ng laro with his friends. Ako naman dito lang sa aking area. Siya ang bunganga ng bunganga. Ito lang ang aking area, so nandito lang ako. And then, mag-laptop lang tayo. Tinitingnan ko kasi kung paano ko mako-configure dito yung mga email ko. Kasi, ang ginagamit ko yung laptop sa work. So, ito. Ko alam paano ko siya, ano. So, pinifigure out ko. Pero, pag nakabuo na naman ako ng another video, so, di ba, daily vlogs lang tayo. And then, I will upload it here. Para marami akong pondo. Kasi, pwede mo namang i-schedule ang release ng mga video sa YouTube. So, yung isa, meron ako na-upload. Kaka-upload ko lang kanina na currently playing. Panoorin nyo, guys. Yung isa naman, i-release sa, nilagay ko, April 17. So, I'll upload another YouTube. Ganun na lang gagawin natin para hindi tayo nababakol. Para hindi nyo ako, para tuloy-tuloy. Before kasi, mataas na yung rating ko. Hindi naman sobrang taas sa Social Blade. Social Blade kasi parang nag-rate ng mga influencer, mga vloggers. So, dati na sa B+ na ako. Ngayon, since tumagal na, hindi na naman ako nag-upload, diba? Ang tagal-tagal kong hindi nag-upload, maybe a year. Bumaba na naman ako sa C. So, gusto ko talaga, since I was small, I'm into public speaking. Gusto ko talaga yung inikwente yung life ko. Diba, ganun talaga ako. So, nag-enjoy talaga ako mag-post sa YouTube kahit hindi pa ako namo-monetize, guys. Panoorin nyo ako ng panoorin naman para ma-monetize ako. Kasi effort din ang pagbablog, effort din ang pag-upload ng mga videos. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung simple lang. Walang eme-eme kung ano yung life dito namin sa Middle East, sa UAE. Paano kami namubuhay dito everyday. Ano yung mga kaganapan, anong mga problema namin na dumarating, paano namin nasosolve. Hopefully, ang goal ko is ma-inspire din kayo na ma-inspire at mamulat sa katotohanan na hindi porke nag-abroad, okay ang life or happy or ano. It's a struggle. Continuously, everyday, you have to fight your battles para sa pamilya mo. Me, ang sinusuportahan ko talaga na lang is Diego. We still studying, nasa grade 9 pa siya. I'm sending a bit of help sa panganay kasi nga, di ba pandemic doon, so yung workforce system nila is skeletal, so hindi siya sumasahod na maayos. And once in a while, I'm really sending to my mom, which I'm hoping na regularly kumasenda ng, you know, hindi naman ganun kalaking money, but to help her kasi di ba, ang pinagkakakitaan na lang ng mother ko ay yung maliit na bakery na iniwan ni Papa. No, iniwan ni, kasi Papa was managing it before. So, hopefully, pag nag-okay na ako, then gusto ko nang supportahan si Mama ng tuloy-tuloy. So, ganun ang buhay namin. Kaya, diba, hindi kami, gusto ko sana makita yung mga apo ko. Yung mga apo ko, sinesendan ko lang ng konti-konti, a bit. So, guys, itong bedsheet namin, kung makikita nyo, laging yan, no? Kasi 2 weeks kami bago nagpapalit. 2 to 3 weeks. Guys, may poll tayo dito. Pakisabi daw, yes or no, kung pangit siya o ano itsura niya. So, ipa-cute. Grabe, nagpapa-cute. Ah, oo. Pangit talaga. Oo, pangit ka na. Pangit ng ilong mo lahat. So, yun. Guys, pakisagot niyo lang yung poll na yun, ha? Kung anong comment niyo, kung ano itsura niya. So, okay guys. So, mamaya ulit. Video ulit tayo. And then, see you later.